So ito na guys, yung bamboo na ni water propagation ko for almost 2 months na siya. Ang dami na niya guys na, ay nawulog. Dami niya ng ugat. Yan guys. Yan, itatanim na namin to sa lupa. I-transfer na sa lupa. Ito yung pinapropagate ko last November 27. Ngayon ay February 2, mula na magpropagate ko ito sa water propagation on November 27, 2023. Ngayon ay ang dami na ng ugat. Yan. Yan, lagay ko dito sa lupa. Yan. Tanggalin ko to. Tanggalin ko tong ribbon. Excuse me. Yan. Yung iba, mali ata yung pagkalagay ko, nabaliktad siya, kaya wala siya kung gat. Dapat ito siya. Kasi ito, oh. Nagkamali yung paglagay ko. Nasaan yung isa? Ito yung halimbawa na nagkamali ako. Dapat napunta siya dito. Ganyan siya dapat. Kasi ito yung bagong tubo yan, oh. May bagong tubo siya. Ngayon, ang nilagay kong tubig, papunta dito siya. Kaya hindi siya, wala siyang tumubo dito. So, nabaliktad. Yan guys, dapat, kapag nabaliktad nyo talagang ilagay sa tubig yung bamboo plant, yung stock niya, nabaliktad. Talagang hindi magkakaroon siya ng ugat. Yan guys. Buti na lang, may nakita akong, yan o guys, tumubo. So, ibig sabihin, baliktad talaga siya. Dapat ito yung sa tubig, nilagay ko. Ngayon, na-reverse siya, ganyan, kaya walang tumubo na ugat. Yan, dapat kailangan, titingnan natin, kapag puputol tayo, titingnan natin kung alin yung dapat talaga sa nilagay sa tubig. Yan sila guys. Yan o. Yung mga tububo na bago. Ito. Yan, tumubo na bago. Yan, guys. Excuse me. Yan, mga tubo na bago yan, guys. Bali, dalawang butas, tapos tatlo ang nagay mo. So, ito na guys, yung pinapatanim ko na yung laki bamboo plant dito sa bahay bakod guys. Yan, yung minsan tatlong pinanalagay ko. Yan, minsan dalawa guys, kasi konti na lang yung natira. At yung iba, ilalagay ko siya sa paso, yung walang mga dahon na may tumubo talaga guys. Kaya dito sa bakod, sa tabi, yan, pinalagay ko para pag tumubo siya, lumaki siya, parang maging harang na din siya sa dito sa paligid namin. Kasi tumataas din itong laki bamboo plant guys. At yumayabong din siya. Kumaga dumadami talaga siya. Yan kapag maganda yung lupa na napagtaniman guys. Maganda yung lupa dito sa amin kasi parang buhaghag siya guys. May halo siya ng konting sand. Sand ba yun? Kasi yung lupa dito guys, malapit kami sa may Mayon Volcano. Sa pinakaibaba talaga siya ng Mayon Volcano. Kaya medyo buhaghag yung lupa niya at magandang taniman talaga guys ng maraming mga kahit hindi lang halaman guys, mga gulay yan. Kaya dito sa lugar namin sa mga kalapit barangay, maraming nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay kasi maganda yung lupa ng lugar namin dito kasi medyo buhaghag at hindi siya matigas talaga guys. Since nakita nyo guys yan, oh, napakalambot lalo ng umulan, kaya lalong maganda sa pagtanim ng mga halaman guys yan. Inisa-isa namin or minsan dalawa, minsan tatlo para maubos agad para maitanim na dito sa may bakod. Yan guys, so para maging shield na rin siya or maging harang na din siya sa dito sa bakod. Kasi wala pa akong pambakod talaga na hollow blocks dito sa bahay namin. Kasi wala pang budget. So kaya yung mga temporary lang na mga kahoy na pwedeng mabuhay yan, iyan pinapalagay ko sa bakod, sa bakuran namin.
Kasi lapas-pasok yung mga aso at saka manok yan. Sinisira yung mga halaman ko, guys. Kaya yun. So, kailangan siyang lagyan ng mga bakod. At itong Lucky Bamboo plant, pwede na siya maging shield or maging bakod na din dito sa bakuran namin, guys. Yan, nakikita nyo, guys, yan. Kasi yung mga manok talaga sinisira. At ito naman, guys, yung ibang stalks na may mga bagong tubo talaga at marami na din siyang mga ugat. Ngayon ay itatanim ko siya sa paso, guys, sa white pots, guys, para ilagay ko siya sa loob ng bahay. Yan yung mga bagong tubo siya, guys. 2 months na siya, ganyan karami na yung ugat. O 2 months na siya mula nang mag-propagate ako sa water propagation. At yun na yung marami na ugat, guys. At may mga tumubo ng bagong dahon, guys, ya, sa mga sa taas, guys. Yan, maganda na siyang itanim sa paso, sa magandang paso para ipang-display natin sa bahay natin. Maganda siya sa center table or kung saan mong gusto, guys, na ilagay, side table or sa loob ng bahay, sa kwarto, sa sala. Kasi yung mga nauna kong video, yung may mga stocks, bawat stock ay may meaning at kung saan nyo dapat ilagay sila para mag-attract ng positivity or positive vibes, guys. So ngayon, yan, mag-transfer, dilipat ko siya, itatanim sa paso, guys. Samahan nyo ako, guys. Yan, guys, yun. Paso, guys, may mga halo na siyang soil at saka rice hull. Pinaghalo-halo ko na siya para buhaghag yung lupa, hindi masyado sobrang tigas kasi nasa paso siya, guys. So kailangan niya may maganda yung may water drainage siya para lumabas agad yung tubig sa paso kapag nagdirig tayo para hindi mabulok yung ugat or yung stock ng Lucky Bamboo. So kailangan maganda din yung mix ng soil, guys, kapag nagtatanim tayo ng mga plants. So ito na, guys, samahan niyo ako sa pagtanim ng Lucky Bamboo plant dito sa white pots, guys. Na, guys, yung patapos na yung dalawang pots na ni-transferan ko or ni-plant ko yung Lucky Bamboo plant, yung bagong tubo, guys. Ang gaganda niya, guys. At sa susunod, i-display ko na sila sa loob ng bahay, guys. So, hintayin ko muna siya dito sa na umugat talaga siya or kumapit yung ugat sa mga lupa bago ko siya ilagay sa loob, guys. Yan. Ito na, guys, ang ganda niyang tingnan. Lalo kapag tumaas pa yung tubo nito, guys. Lalo pa siguro mas gagandang tingnan kung pantay-pantay talaga, guys, yung pagka-cut ng Lucky Bamboo plant, guys. So, that's for today, guys. I hope na nagustuhan niyo yung video ito tungkol sa Lucky Bamboo plant. Thank you for watching!